So ang sinasabi po ninyo talaga, sa kanya kayo galit bilang talagang pakiramdam nyo, Nakapi ang tatay ko, ginamit lang niya. Kung nakapi ang tatay mo, di sana hindi ko na siya inalagaan. Inalagaan mo? Oo. Nilalayasan mo nga sa ospital? Anong nilalayasan sa ospital? Sa bahay, ito nag-aalaga? Oh. Siyempre, may trabaho ako eh. Kailangan ko magtrabaho. Totoo bang trabaho? Paaksyonan kaya ang hidwaan ng madrasta at ng anak ng kanyang asawa. Yan po ang inyong pakatutukan. Dito lamang po sa nag-iisang talakserya ng bayan, ang Face to Face. Aling Remy, mapalad ang nagbibigay kaysa tumatanggap. Pag tayo namatay, kahit isang kutsarang lupa, wala tayong baon. Mas mabuti ipamigay mo sa dugo ng Yohana. Face to Face would like to thank AXN Time and Shades, Placenta by Samstre, EC27 Guava Plus Organic Soap, effectively controls 27 skin problems, F101 Direct Sales Apparel and Shoes, Agawan po ay humantong na sa di pagkakaunawaan si Aling Rosavilla na pangalawang asawa at si Remy na anak ng Yumaong sa unang asawa ay nag-aagawan po sa pamana. Sa puntong ito, tatanungin po natin si Aling Rosa para sa huling hirit. Ano po ba ang gusto niyong sabihin sa puntong ito kay Aling Remy para kayo po ay magkaayos at magkaunawaan? Yung kanya-kanya. Yung kalahati ng bahay, dahil yun ang sabi ng tatay niya, kanila yun. Huwag niyong pakialaman yun sa amin para walang gulo. Nag-agree pa kayo, sausawero at sausawera, sa sinabi ni Aling Rosa? Ano bang boto, Hans? Mga kapatid, ano na nga ba ang ating final say? Siyang Ami, mukha nga pinapanigin nga nila ang puti. Ang dami yata, Hans, talagang bumoto sa panig ng puti. Sa puntong ito naman po, sa ating mga panauhin, Aling Rosa, Aling Remy, pakinggan po natin kung anong sasabihin ng ating trio tagapayo at kung ano man po ang sasabihin nila, just face it. Simulan po natin kay Attorney. Aling Remy, ulit ikaw, mahal mo ba ang iyong ama? Ang mahal ng iyong ama ay dapat mo ring mahalin. Alisin mo ang galit sa iyong damdamin, ang iyong hinagpis. Alam mo, Aling Remy, ang tatay ko, kung umibig sanang muli bago siya namatay, papayagan namin. Dahil di namin kayang ibigay ang pagmamahal ng nanay namin namatay. Tanggapin mo ang mga mahal ng iyong ama at tuluwag ang iyong dibdib. Mapalad ang nagbibigay kaysa tumatanggap. Pag tayo namatay, kahit isang kutsarang lupa, wala tayong baon. Mas mabuti ipamigay mo sa dugo ng iyong ama. Dr. Camille? Sa puntong ito, no, Aling Remy, ano, tingnan niyo, yung sinasabi niyo kasi na magaling si Aling Rosa, wala ko sa galing yan. Wala ho sa sabihin niyo na kahit na hindi maganda o pangit ang itsura ng isang tao. Hindi po nabibili yung nakikita ni Mang Iking kay Aling Rosa. Kasi kung sa unang-una ho, the mere fact na inaruga niya, irregardless, unang-una, sabihin nyo na, matanda ho yun. Para ho kayo talaga nag-alaga ng hindi lang ng tatay, ng lolo. Pero nagaumpana naman ho ni Aling Rosa. Maaring sabihin natin, merong mga pagkakataon na parang maiinggit ka dahil, actually, makikita mo yung inggit eh. Dahil kasi parang sa kahulihang stage nung tatay nyo, di ba parang mas nakita nyo na nagpakita ng pagmamahal, ang tendency talaga is makikita nyo yung parang inggit. Pero yung inggit na yun, dapat matuwa kayo kasi kahit papaano, napagbigyan nyo yung tatay nyo kahit in such a way na konting ano na lang panahon, pero nakita nyo lumigaya yung tatay nyo sa ganung klaseng paraan. Magsaya ho kayo kasi masaya ho yung tatay nyo. Professor Christian? Remy, naiintindihan ko po yung kung saan kayo nagagaling na galit kayo. Pero minsan po, pag galit tayo, madalas nakukulayan po yung
ating ginagawa, no? Na nilalamon po tayo ng galit. At yung galit po, nakakasama po sa atin yan. Ang solusyon po sa galit, pagpapatawad. At kapag po tayo nagpatawad, hindi po yun para sa ating kapwa, para po sa atin yun. Lumuluwag po, kagaya nga po na sinabi ng mga kasama kong tagapayo, lumuluwag po yung ating kalooban para lalo pa tayong makapagmahal ng higit pa sa pagmamahal na binibigyan natin. Alam ko po mapagmahal kayo, nakikita ko po iyon. Kaso yun nga po, napipigilan yung pagmamahal nyo dahil po ayaw ninyong magpatawad kasi po galit na galit kayo. Sa tingin ko po, mas magiging masaya kayo kung magpapatawad po kayo. Maraming maraming salamat po sa ating trio tagapayo. Sa puntong ito, Aling Remy, narinig na po namin ang panig ni Aling Rosa, ganun din po ang panig ninyo. At angat po namin palagi dito sa Face to Face na bago po matapos ang aming programa, ay maisarado ang bawat problema ng nagiging panauhi namin. Sa pagkakataong po ito, tatanggapin po namin kung ano man ang maging desisyon ninyo, kung nais po ba ninyong magkabati kayo, magkaroon ng kapatawaran, at kung hindi rin naman po, rerespetuhin po namin kung anong magiging desisyon ninyo. Aling Rosa, meron ka ba gustong sabihin kay Remy, kaya mo ba siyang patawarin? Aling Remy, kayo po ba? Sa kailangan magkaroon na kayo ng kapatawaran dahil naapektuhan po ang mga bata sa nangyayari, Aling Remy. Aling Remy, ano pong mensahe ninyo? Dahil tayo napagpayuhan ng mga nakakaintindi sa naging sitwasyon ko, sana ang hiling ko lang sa'yo. Madali ako eh. Mabait ako. Alam mo yun. Kung anong sinabi mo, gawin mo. Katulad ng sinabi ninyo na ang iyo-iyo at ang akin ay akin. Kaya ako kayo pinalalayas eh. Kaya iniinyo mo eh. Kayo sinabi mo yan, pinaniniwalaan ko. Kaya okay. Aminan na po tayo mga ka-face to face. Ang pagkamatay po ng isang mahal sa buhay ay isang malaking trahedyang malungkot po at mahirap na pagdaanan ng mga naiwan po niya. Subalit mas malungkot po kung ang nangyaring pagpanaw niya ay naging dahilan pa na magkaroon ng alitan, ng bangayan at sumbatan. Imbis na maging mas malapit at maging maayos ang relasyon nila, napaghiwalay pa sila ng dahil lamang po sa mana. Ganito ang kasong natunghayan po natin ngayong umaga. Bawat panig po, may kanya-kanyang dahilan para makuha ang dapat daw ay sa kanila. Wala po tayong dapat kampihan, kaawaan o kainisan, dahil lahat po sila ay naging parte ng buhay ng Yumao. Hangad lang po sana namin na idaan lang nila sa maayos na usapan ang lahat, hindi lang po para sa ikatatahimik na rin, kung hindi po para sa ikapapayapa na rin po ng taong mahal nila na sumakabilang buhay na. Nandyan po ang batas para tulungan sila na ayusin ang problema nila tungkol sa mana. At ang Diyos po na nagpatnubay sa mga desisyong gagawin po nila. At hangad po namin na sana po ay ang kasong ito ay mag-rest in peace na rin. Maraming maraming salamat po sa ating po mga panauhin ngayong araw na ito na talaga namang ibinahagi ang tunay at totoong kwento ng kanilang buhay. Mga kapatid, bukas po ang aming programa sa anumang issue na nais po ninyong isumbong o idulog. Atin pong pagdidiskusyonan ang inyong mga problema at pilit po natin itong aayusin at re-resolbahin. Ito pa rin po ang inyong siyang amin na nagsasabing ang problema, pwedeng-pwede mong tawanan pero hindi mo yan dapat talikuran. Kaya't kung may problema ka, harapin mo, pag-usapan natin face to face.